Salamat mo na, si Kapay TV. Maraming salamat po kay Kapay TV at lalong-lalo na po sa pinsan ko na si Idol Jumper Sniper. Oh, idol na! Idol na! Parang papayak ako kasi. Kumusta mga kakwentuhan? Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay patungkol sa pinsan ni Jumper Sniper na nag-resign bilang driver at ngayon ay full-time vlogger. At ito'y walang iba kundi si Jeremiel Perez o kilala sa tawag na Kabugoy. Si Kabugoy ay pinsan at katropa ni Jumper Sniper. Madalas siyang makita sa video ni Jumper Sniper kahit na nung nasa Facebook pa lang siya. Matibay ang pinagsamahan ng dalawa. Bukod kasi sa pagiging magpinsan at magkababata, ay pareho silang driver at magkamag-anak ang mga amo nila. Parehong masayahing tao ang dalawa. Kaya naman, pagka magkasama ang dalawa ay tuloy-tuloy ang kanilang kulitan at tawanan na para bang mga batang walang kaproblema. Simula nung pasukin ni Jumper Sniper ang mundo ng YouTube, ay naramdaman na niya na paunti-unti nang nagbabago ang kanyang buhay bilang driver. Kung dati kasi ay pagiging sikat lang napapala niya sa Facebook, ay ngayon ay kumikita na siya at natutustusan na niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya naman pinlano na ni Jumper Sniper na tumigil na sa pagiging driver at mag full-time na lang sa pagbablog. Sabay pinangakuan si Kabugoy na pagka lumawak ang kanyang channel ay tutulungan niya ito. At nung bumulusok ang YouTube channel ni Jumper Sniper, ay tinupad niya ang kanyang pangako kay Kabugoy at pinatigil sa pagdadrive sabay pinapunta sa Bukana para doon ay masubukan ang buhay vlogger. At dahil sa matibay ang pinagsamahan ng dalawa, ay hindi nagdalawang isip si Kabugoy na pumunta sa Bukana at doon ay makipagsapalaran sa mundo ng YouTube. Hindi mga sword, kasi sinabi ko talaga noon na mag-fist-fist ka lang dyan sa trabaho mo kasi pagka umangat na yung YouTube ko at kumita na ako ng maganda-ganda, siya naman ang supportahan ko sa YouTube channel niya. Matagal na yung ilan yung YouTube channel na Jeremiel Perez. Matagal na namin ginawa yan. 9 months na, kaya sana supportahan niyo mga kasuwerd para ma-monetize ka agad siya. Supportahan natin. Dahil sa madalas makita si Kabugoy sa vlog ni Jumper Sniper, ay hindi nagtagal at namonetize na ito pagkatapos manawagan ni Jumper Sniper sa kanyang mga supporter na suportahan din ang kanyang pinsan. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa lahat na nag-subscribe kay Jeremiel dahil monetize na siya! Kagaya ng kanyang pinsan na si Jumper Sniper, komedyante din si Kabugoy at lalong lumalabas ang kanyang talento sa pagpapatawa pagka may kasama siyang nakakasalo ng kanyang mga jokes. Si Cruzin magbablog, doon niya ipapakilala ang isuta niya si Do. Si Mr. Right. Si Mr. Right. Huh? Alam niyo ang Mr. Right niya, si Do. Ang Mr. Wrong, si Kabugoy. Kilala si Kabugoy sa kanyang malulupit na punchline. Kaya naman, naisipan ni Jumper Sniper na bigyan siya ng ka-love team at ito ay si Kabugoy. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi nagtagal ang love team ni Kabugoy at Kabugoy. Kaya naman nagpatuloy ng paghahanap ng ibang ka-love team si Kabugoy. Nung magdiwang si Kanuto ng kanyang 30,000 subscriber, ay doon nakita ni Kabugoy ang pinsan ni Kanuto na si Kakilay. Kaya naman pagkaraan ng isang linggo, ay niyaya ni Kabugoy si Kakilay na mamasyal sa Twin Island. At sa kasamaang palad ay hindi natuloy dahil sa umulan.
hanggat sa magkayayaan ng dalawa na kumain ng lumi sa lumihan ng lola ni Kakilay. At doon nag-umpisa ang kulitan at tawanan ng dalawa. Yung mama mo, ano, pure Batanggin niya? Taga dito mama ko. Yung mama pala niya, taga dito? Oo. Nailabang papa ko. Ako kaya ko? Baka ako may in love ako. Uy! Day job lang. May asawa ba? May asawa. 29 years old, virgin. Nagustuhan ng manunood ang tambalang Kabugoy at Kakilay. Bukod kasi sa pagiging maganda ni Kakilay, ay nararamdaman ng mga manunood ang kasiyahan ni Kakilay sa mga malulupit na punchline ni Kabugoy. At dahil masayahin din tao si Kakilay, ay malaki ang naiaambag ng kanyang mga tawa para mapasaya lalo ang kanilang mga manunood. Hanggat sa makilala ng lubusan ni Kabugoy si Kakilay at pati ang pamilya nito. At ito ay kanyang napagtanto na ang antas ng pagkatao ni Kakilay ay hindi lang pang love team, kundi siya yung tipong babaeng ibinabahay at pinapakasalan. Shoutout sa aking nanay, si Ella. Talagang nandun ako kasi alos lagi nung may nararamdaman ako, siya nag-aalaga sa atin. Sa akin, siya nag-aalaga, pinapainom niya ako ng gamot, pinapakain. Yun, talagang binabantayan niya ako. Maraming salamat talaga sa aking nanay. Hindi niya ako pinabayaan. At saka lalong-lalo na kay Tito, Tita, sa mga kapatid ni Ella, si Kanal. Lahat sila, napaka-maalagain talaga sila mga kapuy. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki na nakilala ko sila. Napakasaya makisama sa kanila kasi napakabait talaga. Napakabait, tapos napakaalagain. Maaalalahanin talaga masyado si lalo na si Tita, si Tito. Kaya maraming salamat. Sapagkat sexy man manamit si Kakilay at may pagkamaarte man ng kanyang salita, pero pinalaki siya ng kanyang mga magulang na konserbatibo at hindi nagpabaya sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan ay nung nagkayayaan sila na pumunta sa Twin Island, ay sasama dapat ang tatay ni Kakilay. Kaya naman hindi na nagtaka ang mga supporter ng dalawa nang mauwi sa totohanang pagmamahalan ang dati ay sa YouTube lang dapat. Ay sige, isukat nila. Try. Wow, ang ganda yan. Thank you very much, mahal. Ay, nanay pa. Sinong mahal yan, ha? Ano? Yung mahal na mahal sa aking nanay. Naku, nasa kalkay na. Malaki pala ang hilig. Parang hindi ka nakalapin mo. Samantala, pagkaraan ng ilang buwan ay sumahod na sa wakas si Kabugoy. At ito ay namahagi sa kanyang pamilya at lalong-lalo na sa kanyang pinagkakautangan ng loob na si Japper Sniper. Nandun lang, pinahanda ko yung bibigay ko sa iyo. Regalo. Uy! O kaya nauna ako umuwi kanina eh, kasi nandito na eh. Ayara, nakita na na Japper ang regalo ko para sa kanya. Naglaro na nga sila dyan. Ayan. Pero, ayan na. Tsaka ang nag-ano niyan, si Kakilay. Nagpa-deliver. Ayan. Billiard table. Ayan. At tsaka pinalagyan ko na rin ng ano. Ayan o. Ayan, ito. Ikot. Ayan. Ayan o. Mamaya, mapapalaban na tayo nito. Parehong masipag sa pagbablog si Kabugoy at Kakilay at parehong marunong humawak ng pera. Kaya naman, sa halip na kwarto lang ang kanilang ipapagawa sa tabi ng bahay ng mga magulang ni Kakilay, naging buong bahay ang ipinagawa nila at dalawang palapag. Kailangan matibay ang pundasyon. Kaya kailangan matibay yung pundasyon katulad ng pundasyon naming dalawa.
naging kaabang-abang ang pagpapagawa ng bahay ni Nakabugoy at Kakilay, lalo na at tinutukan ni Kabugoy ang pagpapagawa ng kanilang bahay at yun ang kanyang pangsamantalang naging pangunahing content. Maganda ang naging resulta ng bahay ni Kabugoy at Kakilay. At ito'y naging inspirasyon sa ibang vloggers sa Bukana, pagkat ang kanilang bahay ay simbolo ng pagsisikap at pagmamahalan ni Kabugoy at Kakilay. Naway sana ay may napulot tayong aral sa kwento ni Kabugoy, at naway sana ay patuloy nating suportahan si Kabugoy at ang kanyang may bahay na si Kakilay. Sana na-inspired kayo sa video na ito at huwag kalimutang i-like at i-share para ma-inspire din yung iba. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at yung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga panibagong videos. Dahil pupunuin natin ang channel na ito ng inspirasyon at motivasyon. Mapagpalang araw sa inyong lahat.